Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano mag-set up ng roll-up trapal. Material na ginamit ko sa ating roll-up trapal is sakulin. Ito yung manipis na trapal. So, commonly makikita mo to kulay blue and orange. Pero sa akin, ginamit ko itim. Maganda kasi itim, hindi masyadong pansinin. So, basic lang to, guys. Kailangan nyo lang ipatahi yung mga gilid. Lagyan ng pold, tahiin, para hindi siya malagas sa katagalan ng gamit. At yung baba at taas is lalagyan lang ng fold na kung saan pwedeng suotan ng pipe. No. Sa taas, ang gagamitin lang natin is yung PVC na plastic para madali lang butasan. And then yung dito naman sa baba, gumamit tayo ng RSC pipe. So, mas maganda ito compare sa GI pipe. Pero sa ganito kahabang roll-up trapal, mas maganda kung mabigat. Ito kasi medyo magaan, parang aluminum lang. Compare sa GI pipe, mas maganda siyang mag-roll pataas compare dun sa mas magaan. Lalo na yung ganito kahaba. So ito, dinugtungan ko lang to kasi 10 feet lang yung available na RSC pipe. So since ang aking roll-up trapal ay may habang 13 feet by 8 feet, so kinakailangan ko magdugtong. So itong gagamitin natin sa taas, so may butas na yan, binatasan ko na. So yun yung sa gitna. So yan. So yung butas na yan is nakapattern na yan sa aking pagkakabitan dito sa taas. Yan, may butas na rin yan dyan. Doon at doon. So ngayon, pwede na natin itong ipasok dito. So ako, nagtira lang ako ng konting allowance. Kayong bahala kung gaano kahaba yung gusto niyang itira. Dito naman sa pambaba, so gagamit ako ng rubber cap dito sa dulo para kahit na tumama sa sasakyan kapag hinangin, hindi makakagasgas tong dulo. So may pasobra lang akong konti. So para mas maganda gumulong, so i-secure natin ng cable tie dito. So ito naman yung mga accessories na kailangan natin. So ipapakita kung paano natin yung gagawin. So yung gagamitin yung tali, be sure lang na saktuhan lang sa pulley. No, kasi may ginamit ako kanina na tali, masyadong manipis, sumisiksik dito. So magkakaproblema kayo doon. Kaya nagpalit ako ng mas matabang tali. Saktuhan lang. So magagawa lang kayo ng buhol sa dulo. Gagawa lang kayo ng overhand loop sa dulo. Oh, dalawa. Yan. Ito nyo kasi ilalagay yan. Mamaya. Taas. Maganda rin kung susunugin nyo yung dulo. So, dito sa dulo, lagyan na natin yung isa. Kapain natin yung butas. So, ito. So, gagamitin natin dito yung single pulley. So, butas nyo na. So, ganyan may natura nyo. And then, yung tali. So, nilagay nyo ng overhand loop. Ilalagay nyo yan sa likod.
ibalik niyo sa pulley. Sa dulo yung double pulley. Ganyan yung latitura niyan. So yung galing dun sa dulo, yung galing sa single pulley, papasok niya dito sa inner. Yan yung isang set natin ng tali na may overhand loop din. So ganoon din sa process kanina. So lalagay niya sa likod. So yun na yung setup nyo. So ito galing sa ilalim. So and then nagamit siya naman galing dun sa ilalim dito. So dito nililahin para mag-roll up. Dito nyo rin i-release para mag-roll down. So ngayon, kakabit na rin dito sa taas.